Alam mo, ikwento ko sa iyo, Marcelo. Kaya binaba ni Presidente Marcos ang Marcelo. Nagugulo na mga komunista eh. Bombarito, bombaro. Tama na. Ano man sabi yung totoo? Mababait siya na, pero sabi nila, puro kalokohan ganyan, pero Marcos kami. Marcos tayo, pero ibig sabihin, maganda magpatakbo. Kung ang tatanungin natin ang tungkol sa Marcelo, maganda. Maganda. Maganda, maganda. Maganda. Opo. Eh kung gusto niyo po bang ibalik ang Marcelo, hindi na? Well, it depends. Yan tay, mga tatay. Good evening. Good evening po. Inabot ko ang Marcelo. Yan, magkwento ka tayo ng ang Marcelo. Ang unang-una na ginusto ko sa Marcelo, unang-una na wala ang mga adik. Nagbigay ng sample si President Marcos kay Lim Seng, di ba yung firing squad? After that, wala na nangyari. Paano kasi walang umabuso? Tayo ni Klat. Tay, pero so maka-BBM kayo, maka-Marcos kayo. Mga Marcos. Opo. Ikaw tay. Oh, 70 na ako ha. 72. Nag-Marcos, nasa Subic pa ako. Nakabata sa amin to. Mabayin. Wala kang problema. Inabot mo ba pare Marcelo? Hindi yata inabot. Inabot na. 72 yun eh. Nandun ako sa Olongapo. Anong masasabi mo tay? Sa... Walang problema kay Marcos. Very good siya. Yung mga nagsasabi po na pangit daw po ang patakaran ni Marcos. Huwag kang maniwala ron. Huwag kang maniwala ron. Lang yun. Inggit lang yun. Kalaban sa politika. Politika yan eh. Politika lang. Motivation ng politik. Ano po ba ibig sabihin ng martial law? Opo. Kata, yung martial law, katahimikan ng mundo. Yes. Walang nakikalam sila. Siya lang pinuno. Walang nakikalam ng gari-yari sila dyan, ng ano-ano. Okay, sabihin na natin siyang pinuno, pero ang tinuturo niya sa tao, kabutihan. Hindi kasamaan. Siya pinuno pag Marcelo, walang presidente, wala lahat yan. Pero, tayo sabi nila, ang dami kasing, di ba, mga Marcelo victim, yung mga pinapatay, mga naaape. Naaape, pero tama yung ginagawa niya. Ang tanong ko naman, ano ba yung mga pinapatay ni Marcos noong Marcelo? Puro palaban ng gobyerno. Kumukontra. Diba? Mga, let's say, na komunista. Kumukontra. Eh, hindi siya pumapayag. Ayaw niyang pasakop tayo sa komunista. Kami noong Marcos din kami. Kasi si Ate Pani mo, nagaliti kababaya ni Romaldis. Si Ate Pani mo, kababaya niya. Taga, saan po sila Leyte? Kaya pala. Mahal na mga Marcos. Ito, North Ito eh. Kababaya rin yun. Opo, kababaya. Ang masasabi ko sa iyo, tungkol sa Marcelo, maganda. Maganda. Para sa akin, may edad na ako noon eh. Mag-aasawa no, 72 yun. Kakasal na ako noon. Maganda ang patakbo. Ilang masasabi ko. So kung boboto po kayo next year, gusto niyo po ba Marcos ulit o iba namang hindi, Marcos kami kramyan dito. Yan. Hindi naman tumakbo si President Bongbong Marcos ng presidential eh. Ano siya, vice president eh. Hindi, president po siya. Nung nakaraan. Ito po. Nadaya lang, nadaya siya. Siyempre, ngayon, approve. Okay na. Approve. Opo. Approve ba? Yan ang sinasabi. Hindi, karamihan dito. Karamihan po sa atin, tay. Mga Marcos. Ito naman, mapapaliwanag ko sa'yo kung pwede. Sa dunong at dunong, di siya naman nanano kay Bongbong Marcos. Si... Unang-una. Sino po? Si Bongbong, yung tatakbong presidente. Sino po yung hindi mananalo tayo? Yung mga kalaban niya. Kahit na nga mo si Lenny... Robredo. Lugaw Nataya Robredo. Apo. Tsaka... Ikaw naman tanungin ko, si Pacquiao ba, boboto mo? Yeah! O, yan na! Tanong ko sa'yo. Tay, ano po ba yung komunista? Ano ibig sabihin ng komunista? Komunista? Laban sa gobyerno. Laban sa gobyerno yan. Mga komunista. Terrorist yan. Yes. Nanggugulo. Nanggugulo. Kaya, alam mo, ikwento ko sa'yo, Marcelo. Kaya binaba ni
Presidente Marcos ang Marcial Law, nanggugulo na mga komunista eh. Bomba rito, bomba rin. Oo, tama na. Yun naman sabi yung totoo. Mababait siya na, pero sabi nila, puro kalokohan ganyan, pero Marcos kami. Hindi lang Marcos tayo, pero ibig sabihin, maganda magpatakbo. Kung ang tatanungin natin ang tungkol sa Marcial Law, maganda. Maganda. Maganda, maganda. Opo. Eh kung gusto niyo po bang ibalik ang Marcial Law, hindi na? Well, it depends. Depende sa presidente. Oo, it depends sa sitwasyon. Oh. Babalik na naman ang mga komunista. Kaguluhan. Pwede. Dami naman tumitirang sa ibang lugar naman. Marami naman tumitirang sa akin. Mga vlogger po kami na kumukuha ng mga opinion kasi... Kasi po, hindi po namin naranasan ang martial law eh. Kaya, opo. Kaya yung mga, kayo po yung mga ini-interview namin para testimonial po kung... Bata na bang mga senior kami? Bata ay ship. Insulto ha? Okay. Opo, opo. Sabi mo kay Bombo, pag nakausap mo, kumpare niya. Tay, ikaw, nung martial law, okay? Okay lang. Okay lang. Naranasan ko na rin yan eh. Opo. 18 years old ako. 18 years old. Anong pero martial law, 18 ka? Oo. Ako almost 18. Ako matanda na ako. Ako 26 sa tayo eh. Opo. Totoo po ba na nagbibigay siya ng, nung panahon ni Marcos, nagbibigay po ng mga pagkain, mga Nutriban? Ako nasa longga po ako. Tsaka isa pa, ang bilihin nun magaan. Hindi yung katulad ngayon, ang mga gasolina tumataas, lagpas tao, pati mga driver nahihirapan. Saka walang peki-peki. Paano walang peki-peki tay? Yung walang ibang bansa na nagbebenta rito ng ganun. Sa Pilipinas lang doon bili yan na tay ko lang. Walang export. Dito lang. Dito lang. Import pala. I mean, walang import. Dito lang. Ako, 70 na ako eh. Oo nga, sabi po nila tay, dati mayaman daw ang Pilipinas. Yung mga ibang bansa doon kumukuha ng mga... Dito. Oo, na mga produkto. Ngayon naman daw, tayo na. Maligtad. Eh, nung araw, Vietnam, sa atin natutong mag-plant ng bigas. Baliktad ngayon. Eh, ngayon, tay. Tayo na. Tayo na. Wala na. Kasi, wala na. Hindi naman sa pag-ano, may katamar ng Pilipino. Tay, anong masasabi niyo sa next na election? Kung anong payo niyo sa mga boboto? Well, payo ko sa mga boboto, gamitin nila, isip nila, kung saan gaganda ang takbo ng ating gobyerno, yun ang boto nila. Pero ako, maubos na, mamatay na kami, hindi ko maboto si Pacquiao. Nakakaya naman. Baka mataas pang, ayoko magyabang ha, ako undergraduate. Suntok lang alam mo. Hindi ko naman bumoto yung ako na marami lang. Ayan, so BBM tayo next year. BBM. BBM. Oh, umpisaan ko na eh. Yan, thank you po tayo mga tatay. Salamat po sa time. Ayan, thank you. Ayan. Kung mapapanood to ni Bongbong Marcos, anong sasabihin niyo sa kanya? Sasabi ko, ituloy niya yung hangarin niyang gumanda Pilipinas. At hindi namin pababayaan butante siya. Dahil alam namin, magamang sa isang ano. Ang tanungin mo, ituloy niya yung palakan na tatay niya. Manalo siya. Sana. Susuportahan natin siya, tay. Yung suporta, bumbo na pamilya ko. Salamat. Thank you.